What's up mga tol? Andito na tayo sa wakas, nagbabalik, maisan, billionaire gang. Nandito tayo ngayon sa loob ng GTA 5 roleplay, no mga chokes? So excited na ako, so ito ang character natin dito sa GTA 5 roleplay. Pero bago natin simulan tong trip na to, siyempre intro, pasok! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! So, yun mga tol, no? Nandito tayo sa loob ng GTA 5 roleplay. So, syempre, kung maglalaro ka ng roleplay, syempre, magsisimula ka sa pagiging mahirap. So, pupunta na tayo sa ating trabaho. Bawal magnakaw dito, bawal mag... Alam nyo na, bawal mag... Syempre, sa kailangan, sundin mo yung batas. So, ako pala mag-isa dito kasi mga naka-off na sila. So, ayan, no? Mapapansin nyo, nandito tayo sa roleplay. O, ayan. Ito yung panibagong GTA 5 natin. Panibagong channel, siyempre. Panibagong laro na naman ang papasokan natin. So, nandito tayo sa roleplay. That's what you call. Pero magana tayo mag... Actually, mga tol, parehas lang siya ng controls din sa GTA 5 online. Pero ang pinagkaiba lang itong roleplay na to is... Itong roleplay kasi mga tol, base siya sa totoong buhay. Kumbaga eh, naglalaro ka sa totoong buhay, kailangan mo gawin. Siyempre, yung pinaka-importante dito sa roleplay na to, siyempre yung buhay mo. Dito walang level-level. Dito walang mod. Kasi may mga anti-cheat dito. Yan, hindi ka makakapag-mod basta-basta dito. So, ang gagawin natin ngayon, siyempre magtatrabaho tayo. Siyempre, yun naman ginagawa natin sa totoong buhay. Salamat po ngayon. So, punta na tayo din sa trabaho natin. Eh, dito muna tayo kasi dito muna tayo dito. Maghanap muna tayo ng trabaho. So, wala pa tayo trabaho, mga tol. Ang laki ng pinagkaiba niya sa GTA 5 online kasi GTA 5 online, pwede kang pumatay ng pumatay sa kalsada, pero dito bawal mong gawin yun. Kasi based on true life story tong laro na to. Pero mas maganda siguro yung graphics na ito kaysa dun sa GTA 5 online kasi makikita nyo mga chong, ibang-iba talaga siya. Yun yung mapa pa lang, makikita nyo na. Dami nyo pwedeng gawin. So marami pa tayong pwedeng gawin dito sa GTA 5 roleplay. Antayin nyo lang mga chong. Siyempre dito sa panibagong channel natin mga chong, siyempre, huwag niyo kalimutan mag-subscribe dito. Ito na bagong channel natin. Ito, link ulit sa description. Ito na yung, dito na tayo araw-araw mag-upload ng mga ganitong videos. Magaganda. So, liga na. Punta na tayo dun sa ating tatrabahuan. So, nagugutom na pala yung character ko. Mga chong. Gutom na pala yung character ko. Ayan o, oh, makikita nyo sa right side niya. Ayan o, oh, nagbiblink-blink na yung foods niya. Tapos yung emo ko, oh, ano yan? Walang yan yan. Ano ba yan? Cola. Use. Ayan. Umiinom din siya, siyempre. Totong buhay to. Hindi na tayo pwedeng ano. Siyempre, eh, hindi tayo basta-basta pagkailap eh. Mayaman agad tayo. Hindi pwedeng ganun dito sa roleplay, no? So, pumunta na tayo doon ngayon sa ating papasukang trabaho. So, nandito na tayo mga chong sa Alta Street, 3 Alta Street. Dito tayo mag-apply ng mga trabaho. Itong purple, ano yun to, access the job center. Yes, press E. Siyempre, deliverer. Oh, hindi ko trip ng deliverer kasi nag-deliver na tayo ng maraming deliver. Eh, parang trip ko maging... Fueler, gasoline boy, fisherman. At parang trip ko maging garbage collection, mga chong, no? So, ayan. You have a new job. Congratulations, you have a new job. So, sabi niya, congratulations, syempre, magta-time in na tayo dun sa trabaho natin. Ano mga sambay yung makikita? Ito, pangalan ito. Bipa Logistics, pupunta tayo doon ngayon. Siyempre, taglakad na naman tayo.
Wala tayong kotse, hindi tayo mayaman. Formahan lang natin kung mayaman. Pero magaling lang kasi tayo pumili. Magaling lang tayo sa taste. So, yun mga tiyan. So, punta na tayo doon sa ating trabaho. Check-in na tayo. So, ganito po ang buhay dito sa GTA 5 roleplay mga tol, no? Siyempre, kailangan mo talagang kumayod ng kumayod dito. Siyempre, para magpayama. Parang sa GTA 5 online lang din. Kailangan mo muna mag-deliver na mag-deliver bago kayo umaman. Siyempre, dito gagawin mo. Ito naman, parang totoong buhay. Kung kailangan mo ng pera, siyempre, magtrabaho ka, di ba? Yun lang yun eh. So, medyo malapit na tayo sa pupuntahan natin, sa dudutihan natin. Hindi ko alam kung acceptable ba ako doon. Kasi, tignan mo naman yung suotan ko pang mayaman. Tapos, magdadrive tayo ng truck, di ba? Napaka. Si Maisan, mahirap na ulit. So, ito yung mga gustong-gusto natin eh, no, mga chong. So, liga na. So, andito na tayo, mga chong. Sa ating pagjujutihan. Ayun, dilaw na yun, no? You know? Para siyang mission, pero dito ka magsisimula magtrabaho muna bago kayo umaman, siyempre. Yan no, nakalagay, clock in or clock out. Siyempre, clock in. Yeah. Oo, yan na. Ayun na si Maisan, basurero na. Okay lang yan, Maisan. First timer ka lang dito, first timer. So, ano to? Trash Master. Okay. Let's go, Trash Master. So, yun. Wow! Ito na ang ating kasangga sa hirap at ginawa. Itong truck na to. Wala na yan. Swabe itong truck na to, swabe. Pwede pagkakitaan to ni Maisa. Siyempre, bago ka pa lang dito. Wala kang makinig sa mga... So, kailangan ko ba sumunod sa traffic lights? Kasi wala namang nakatingin eh. Hindi ko pa kasi siya masyadong kapa kung kailangan ko bang sumunod sa traffic lights. Pero wala namang tao eh. Okay lang yun. Parang ghost town naman pa tayo dito. So, liga na mga tiyong. Punta na tayo dun sa paghahakot natin ng basura. Maisa, naghahakot na ng basura. So, papunta na tayo doon sa ating paghahakutan ng basura. So, medyo naglalag tayo. Di ko alam kung bakit. Ayan, papunta na tayo doon. So, ayun yung building ko guys. Yung ayun, dito sa GTA 5 online. Pero hindi na siya sa akin ngayon. Kasi dito sa Art Roleplay, may mga mayor dito. May mga senator mo, no? Pagbobotohan mo. Mga ganun, bagay, di ba? Tapos, ayun yung mga kapulisan natin. Check nga muna natin yung mga kapulisan natin. Ayan, tingnan nyo, nakalagay sa gilid, sa kaliwa. Salamat po, Mayor. Okay, tingnan natin kung may basura sila dito. Tingnan ko lang sila kung may basura sila dito. Tapo! Basura po, basura! Tao po, basura. Wala nga itong tao dito ah. Lock. Bandit lock. May bandit lock pa dun. Dun sila siguro ta-time in or out. Nagaganin sila dun siguro. So wala namang tao. So halika na. Wala naman siguro silang basura. Dito tayo dun sa yellow mark. Kakaiba talaga siya dito no, kasi medyo naninibago lang din ako kasi siyempre sa GTA 5 online pwede ka manapak ko lang kung sino-sino, pwede mo gawin lahat dito, hindi mo pwede gawin kasi alam mo naman. So ayan, ito na yung yellow mark mga otyong. Yan, E to pick up, press E to pick up. Okay. Tapos ayun yung red basura. So ito na, basura na tayo. Ito balik. Okay. Uy,
Ayun oh, may basura akong hamak mga tiyang oh. Ayun oh. Picture muna natin, picture muna natin. Dun sa harap, dun sa harap. Dun sa harap, dun sa harap. Si Maisan. Si Maisan ay isang basurero na. So ayan, picture natin. Yeah, screenshot safe. Okay. Let's go. Tapusin na natin na agad tong trabaho na to para makapagpahinga na rin tayo. Siyempre, hindi naman siya na masyadong kaya dito sa ano eh, kasi parte to, kumbaga dito tayo lahat nagsisimula dito sa GTA 5 Online. Only in the game mga chong ha. Siyempre, kailangan mo na magpayaman bago ka mag-apply sa malataas, di ba? Mag-umpisa ka sa mababa. Ayan. So, ayan na siya. Oh, malapit tayo. Ano na lang ba? Ito, tanongin ko kung may basura sila. Basura po, basura! walang tao. Yung mapa niya parang katulad lang din sa GTA 5 Online mga chong, pero ang pinagkaiba niya lang eh, talagang ito po ay talagang parang realistic talaga. Realistic talaga siya. Bawal kang pumatay. Siyempre, iingatan mo yung buhay mo dito. Bakit sakto ang buhay? Papayag ka ba na sasakay ka? Ba hindi? Ganun din po dito sa GTA 5 roleplay. Kailangan mo din pong ingatan yung buhay mo, siyempre. Eh, pag namatay ka, eh, walang yan. Siyempre, may mga, pag namatay ka, may mga doktor na magbubuhay sa'yo. Gagamutin ka, ganun. Nagugutom na yung karakter natin, bibili tayo sa store mamaya ng pagkain para si Maisan ay isang ano na, si Maisan ay basurero na. Tatry po natin lahat ng trabaho dito mga chong, antay-antayin nyo na lang po. So ayun na, tapos na. To clean up the debris. Ayan, ang ginagawa niya. Ano, nabila mo siya, wala mo yan. Baka nabakuhan yung karakter ko ha. So, hindi ka na mga chong, punta na tayo doon. Balik na tayo doon. So, mayroon, ang kumita siya na hindi ko alam, hindi ko sure kung magkano ang kumita niya sa pagpupulot ng basura. Pero, kanina kasi 67 lang yun, so mga nasa $5,000, I think. $5,000, I think. Malaking bagay na rin yun kung araw-araw yung minuto mo itong gawin. Malaking bagay na rin yun. Mga nasa 5,000... Hindi siya dollars. Dollars siya dito, pero peso siya. Hindi nang sabi sa akin yung may-ari niyo itong session na ito. No? Dollars lang siya, pero siguro ang pera ko ngayon ay 73,000 na. E para sa inyo yun, mga gano'n. So wala pa tayong audio, ito pa lang, nagsisimula pa lang tayo dito sa video tayo roleplay. Abang-abang na lang tayo sa mga susunod natin video mga bando. Tanto po kung paano kumita dito sa video tayo roleplay kung saan na ka pala. Okay. Tapos, anong gagawin na? Okay na ba? Anong gagawin? Check out. So ay mag-check out na. So ayan na. Cloakroom. Oh, sorry. Clock out. So, ayun! Eto na si Maisa. Nandito na. Mukha talaga siyang napaka-pogi talaga. Napaka-kisig ng karakter ko. Wala pa siyang mga tato. Pero ayos lang yun. So, yun lang for today's video mga tol. No? I hope nagustuhan niyo itong video na to. So, kita-kita na lang tayo sa mga susunod nating gameplay dito sa GTA 5 roleplay. So, yun lang no. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell kasi 50,000 subscribers mga chong, mag-face reveal na tayo. Pinapangako ko yan sa inyo, araw-araw na tayo mag-upload dito sa channel na to. So yun lang mga tol, no? Don't forget to subscribe and hit that notification bell para lagi ka updated sa mga bagong videos na gagawin natin. So yun lang no mga tol, no? Ako nga pala ulit si Maisan. Papa-anoin ko na yung outro? Pasok!